Hello po mga kapatid, magandang umaga po at happy Sabat po sa inyo pong lahat. Saan man kayo naroon ngayon, nawa ay patuloy kayong pinagpapala ng ating pong Panginoong Diyos. So ngayon ang ating pong pag-aaralan, November 11. Yan. So November 11, ito po ang ating pag-aaral. May mga panahong isinasantabi ang kagamitan ng tao. So ano ba itong kagamitan ng tao? Pwede mga bagay. O po pwede rin naman na part mo, ibig sabihin yung position mo. So ano yung isinasantabi dito? So alamin po natin, Gawa 4:13 ang ating pinakakitek. Sabi po dito, na makita nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at nang malamang sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga karaniwan lamang, ay namangha sila at kanilang nakilala na sila'y mga kasama ni Jesus. Aming Diyos na dakila at tagapagligtas, kami po'y humingi ng kapatawaran sa aming kasalanan at humingi kami ng karunungan na nagmumula sa inyo. O Lord, aming dalangin, tulungan niyo po kami na makita ng ibang mga tao kayo na siyang aming pinaglilingkuran. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na magawa ang inyong kalooban at ma-reflect po namin ang inyong pong karakter. Salamat po, O Diyos, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa ating devotional, kung ating bubuksan kay Jesus ang pintuan, papasok siya at manahang kasama natin. Ang ating lakas ay laging mapapatibay ng kanyang aktwal na kinatawan, ang banal na Espiritu. So dito, puspos ng Espiritu, yan po talaga ang ating pag-aaral at tuwing umaga, no? Kapag po binuksan natin yung pintuan, ano ba yung pintuan na ito? Sangayon sa Apocalypse Stress, no, yung pintuan na ito ay ang ating po mga puso. Na ating papasukin sa ating puso ang ating Panginoon, ang Banal na Espiritu na siyang representative ni Jesus at ng Ama ay gagabay sa atin at tayo ay magiging matibay na mananampalataya. Ang katotohanan na isang buhay na prinsipyong pinasisinag sa mahalagang kaliwanagan na pang-unawa. At pagkatapos ito ay panahon para magsalita mula sa nabubuhay na Kristo sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, hindi yan sa pinag-aralan, hindi yan sa dami ng diploma, hindi yan sa dami ng mga sinasabi ng mga tao, kundi yan ay ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. No, mga kapatid ko, no? Ang ating Panginoong Diyos ay gagawa sa ating pong buhay. Ano man ang ating mga natapos, ano man yung ating educational attainment, ang Panginoong Diyos ay magbibigay sa atin ng karunungan para magpatuloy sa gawain. Ibig sabihin mga kapatid, katulad dito ni Pedro at ni Juan, wala naman silang pinag-aralan pero nakakapangaral sila ng mabuting balita na mangha yung mga tao. How much more tayo may pinag-aralan, mas lalong dapat pino ang ating pong mga karakter. Di ba? Mas lalong dapat tayong malapit sa ating Panginoon kasi marami ka nang napag-aralan. Marami na tayong napag-aralan. Kaya po sinasabi ng aming ministerial department, si Pastor Anilio, ang sabi niya, kung merong mang mas mabait sa church, walang iba kundi ang mga pastor, dapat yun. Bakit? Nag-aral ka niyan eh. Diba? 4 years ka nag-aral, 5 years, 10 years, nag-aral ang theology. Dapat mas mabait ka sa mga kapatid. Hindi parang ikaw yung pinakamasama. Diba? Hindi yun ikaw yung kinatitisuran. Ayun ang mahirap doon. Bakit? Nag-aral ka nga yan. Eh yun nga walang pinag-aralan. Mababa yung pinag-aralan ni Pedro at ni Juan na binabanggit dito sa Biblia. No? Namangha yung mga tao dahil napakatalino na sinasabi na tungkol sa Panginoong Diyos. Eh ikaw na nag-aral ka, di ba, ng theology. Di ba? Oh. Eh lalo na tayo mga kapatid. May pinag-aralan tayo sa Sabbath School lesson. No? Sa panahon nila Pedro, walang ganyan. Walang Sabbath School lesson. Tayo merong ganyan. Ilang libro na ba ang naubos natin na pag-aaral niyan? Naubos na natin yung buong Bible, pag-aaral natin ng lesson. So mas mataas yung pinag-aralan natin kila Pedro at Juan. Pero kamusta tayo? Sila Juan at Pedro, yun lang yung na-attend nila. Pero sila guided ng Banal na Espiritu, kaya talagang naging authoritative sila. Sabi dito sa pinakamalaking paragraph na babasahin natin sa ating devotional, yung pangalawang malaking paragraph na ito. Sa pagbuhos ng huling ulan, ang mga imbensyon ng tao, ang mga makinarya ng tao ay may panahong maaalis. Yan po, kaya nga sinasabi natin yung
word na kagamitan eh. Maaring bagay ito o gamit o posisyon ng tao. Pero ang niliwanag dito, yung po mga inimbento ng tao, maalis daw. Ang hangganan ng otoridad ng tao ay magiging mga sirang mga tampok at magsasalita ang banal na espiritu sa pamamagitan ng nabubuhay ng mga taong may kapangyarihang mangumbinse. Naba? Nakakita na ba kayo ng taong makapangyarihang mangumbinse? Ayan, si Ninong Jonathan, may taong may kapangyarihang mangumbinse yan, ng mga aklat. Mapapabili ka ng aklat. Walang sino man sa pagkakataong iyon ang titingin kung maayos ang mga pangungusap o walang kakulangan ang gramatika. Sa papanahon na yun, mga kapatid. Bakit? Dahil lang ba ng Espiritu ay magiging authoritative sa mga tao? Alam nyo, ang darating ang isang araw, yung po mga inimbento ng tao ay magiging walang kabuluhan. Yan po ang mangyayari. Hindi magiging makabuluhan na ang inimbento ng tao. Kundi ang tao ay maghahanap ng mas makapangyarihan, mas dakila. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Pero mas marami pa rin ang tatalikod sa ating Panginoon, di ba? Sa Apokalipsis, aklat ng Apokalipsis, yung pong dami ng mga dinaya ni Satanas, yung dami ng mga sumunod kay Satanas, kasing dami ng buhangin sa dagat. Grabe yung nakita ni Juan, ano? At kakaunti lamang yun na yung naligtas. Kumpara dun sa mga hindi naligtas na nakita ni Juan, no? Yun lamang na natili sa Panginoon. Kahit nga, sa panahon natin ngayon, mga nanampalataya sa Panginoon, no, nabautismuhan, pero ilan-ilan lang yung nagsusustain, nakakabalik sa church para mag-worship, magsumimba sa ating Panginoong Diyos. Well, as expected, sa ating sanlibutan na ito, ganun talaga ang mangyari. Nawa, ang ating dalangin, ang bawat isa sa atin, nagdi-devotional, tuwing umaga at gabi, nanalangin sa Panginoon, dapat kasama tayo doon sa mahabang table na yon, nakakain na sabay-sabay kasama ang ating Panginoong Diyos. Dadalo yung tubig ng buhay sa agusa ng Diyos. Nasisigurong kung mayroong langit na puno na pinakamayaman at nagpapatuloy ng mga kayamanang walang ibibigay sa lahat ng pagmaglaan nito sa kanilang mga sarili. At magiging pinagyaman sa gayon ay malayang magbibigay sa iba na lalamang kung ito'y siyang, natatakpan kasi, siyang katotohanan. So dito po mga kapatid ko, ang katotohanan ay aagos, dadaloy ng parang isang tubig ng buhay sa agusan ng ating pong Panginoong Diyos. Ang katotohanan ay magiging matibay sa lahat ng panahon. Ang katotohanan ay katotohanan, hindi magbabago yung mga kapatid. Kahit konti o marami ang naniniwala, kahit konti o marami ang nakikinig, wala yan. Ang katotohanan ay mananatiling totoo. Hindi kumo marami kayo, totoo na kayo. Di ba? Hindi kumo konti kayo, totoo na rin kayo. Hindi ganoon ang basihan, mga kapatid. Ang basihan ay ang katotohanan. Kung ito'y pinanghawakan natin, nandun tayo sa katotohanan. Nandun tayo sa ating pong Panginoong Diyos. At sino ang daan ng katotohanan? Walang iba kundi si Jesus Christ. John 14 verse 6, sabi nga. Kailangan nating magtamo ng isang mayaman at araw-araw na karanasan sa pananalangin. At dapat tayong maging gaya ng makulit na balo na sa kanyang malalamang pangangailangan ay nagtagumpay sa hukom na di matuwid sa pamamagitan lamang ng puwersa ng kanyang determinadong mga pakiusap. Ang Diyos ay dapat lapitan para gawin ang mga bagay na ito para sa atin, sapagkat nagbibigay ito ng lalim at tibay sa ating karanasan. Yeah. So, dito na ako nagbasa sa libro, no? Ano po ang kailangan nating matamo bawat araw? Ang karanasan ng pananalangin. Maging mayaman tayo. Kung mayaman tayo dito sa lupa, sikapin din natin na maging mayaman araw-araw sa panalangin. So, ang sabi po dito, paano daw tayo manalangin? Binanggit dito, maging katulad sa gaya ng isang makulit na balo. Gaano ba kakulit yung balo? Hindi ko alam, hindi naman ako balo eh. Pero may kilala akong balo na makulit talaga. Ayoko na sabihin kung sino. Patun sa amin yun. Makulit na balo. Nasa kanyang nalamang pangangailangan ay nagtagumpay sa hukom na di matuwid. So dito po mga kapatid, yung mga balo, lalo na yung mga, hindi pa nilagay dito yung mga matandang dalaga.
o matandang binata, mas makulit yun kaysa sa balo. Eh parang ganun lang din naman yan, single lang din naman yan, di ba? Mga kapatid, yun yung makulit. Ibig sabihin sa panalangin, mga kapatid, ikita natin ang pinakamakulit sa lugar natin. So, sino ang pinakamakulit sa lugar natin? Ikitan pa natin yun sa panalangin. Bakit? Yan yung tinatawag na determinado at seryosong pakikiusap sa ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ay dapat lapitan para gawin ang mga bagay na ito para sa atin, sapagkat nagbibigay ito ng lalim at tibay sa ating karanasan. So ito yung word na paulit na nabasa ko, no? Yung word na karanasan. Yung karanasan natin sa Panginoon. Alam nyo, yung karanasan ay napaka mahiwaga at makapangyarihan. Yung karanasan na naghuhubog sa ating pong karakter. At kung napakaganda ng iyong karanasan, hindi mo na maaalis yan sa iyong buhay. Ano ang karanasan natin sa ating pong Panginoong Diyos? Gaano kalalim yung naranasan nating karakter ng Panginoong Diyos at pagkakilala natin sa Kanya. Sabi dito, dapat maging taimtim ang kaluluwang humahanap sa Diyos. Siya ay tagapagbigay ng gantimpala sa lahat ng sa Kanya'y matyagang lumalapit. So yan yung word na yan, matyagang lumalapit. Kaya hanggang ngayon ay matyaga na nalalangin ng aking misis kasama na ako. Kami magkaroon ng anak. Ayan. Maging makulit sa Panginoong Diyos. O, Panginoon, bahalang sumagot ng ating dalangin. Ang kailangan lang natin maging matyaga. Ito para sa amin ito ng misis. Maging matyaga sa pananalangin. No? Habang buhay, manalangin sa Panginoong Diyos. Dahil ang Panginoong Diyos ay hindi naman natutulog. Alam niya ang ating pangangailangan at siya ang nakakaalam ng timing para sa buhay po natin. No? Ang buhay ay hindi karerahan. Ang buhay ay kung paano maging masaya at masarap ang bumuhay natin sa piling ng ating pong Panginoong Diyos. Nais natin ang katotohanang sinalita sa puso at mga tao. Taong sa kanilang sarili ay lubusang natatakan ng katotohanan sa kanilang ipinahayag sa iba, na sila rin naman ay nagsasagawa nito sa kanilang sariling buhay. So itong napakaganda dito, mga kapatid. Ang mga tao na nakaalam ng katotohanan at kanilang isinapuso na bautismohan sa tubig at sa espiritu, ang pag-ibig ng Panginoon ay naibahagi. Ang sabi po dito, yung mga nagsasagawa nito dapat din maisagawa sa kanilang sariling buhay. Yan ang napakaganda. Yan ang powerful na sermon na isabuhay yung sinermon. Alam nyo, may isang misis na naghahagis ng unan sa pulpito. Binito niya ng unan yung pulpito niya, yung pulpito dahil nandun yung kanyang asawa na nagsasalita. Sabi ng babae ay, diyan ka na lang matulog dahil diyan sa pulpito mabait ka. So, ganyan ang sinabi. Ibig sabihin, kapag nangaral nga, ispilitin na isa buhay. Yan. Ako, pagka ako'y nagsisermon, ay talagang maingat ako niyan dahil misis nakakarinig ng sermon na parang yung iba, yung sinermon ko hindi ko nagawa. Nako, eh che-check niya ako sa mga susunod na araw. Kaya delikado mag-sermon na hindi mo ginagawa eh. Dapat yung isi-sermon mo yung ginagawa mo para walang masabi yung mga taong nakapaligid sa iyo, di ba? Eh mahirap yung nag-sermon ka, nag-testimony ka, nag-message ka na hindi mo naman ginawa. Kaya di wala rin. Yan ang sabi sa The General Conference Bulletin. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Masakit yan. Marami ang nangangaral na hindi naman isinasabuhay yung ipinangaral. Beware, mga kapatid ko. No? Nagiging sinungaling ka pala. Bakit? Dahil sa pulpito, yun ang sinasabi mo. Sa lahat ng mga tao, nangangaral ka, o saan man, o Bible study ka, sinungaling ka. Bakit? Hindi mo in-apply sa sarili mong buhay. Naging sinungaling ka patuloy. Dagdag patuloy yung kasalanan mo. Di ba? Nadoble pa yung kasalanan mo. Kaya dito, mga kapatid, isa lang ang aking dalangin ngayong umaga na ito. Katulad ng mga tao na namangha kay Pedro at Juan, nalalaman nilang walang pinag-aralan ng mga tao na ito at pangkaraniwan lamang. Ngunit, naipahayag nila ang mabuting balita ng maayos. Namangha sila at nakilala nila na itong tao na ito ay likod ng Panginoong Diyos. Pero si Pedro, di ba? Sang-ayon sa aklat ng Four Gospel, makikita natin si Pedro dininay si Jesus Christ 3 times.
At nagtanong sa kanya, di ba? Ikaw ba'y kasama nila? Oh, sabi niya, hindi po. Pero dito, mga kapatid, sa Gawa 4, talagang namangha sa kanila. At nakilala nila na si Pedro at si Juan, lingkod ng Panginoong Diyos. At malaking impact ito kay Pedro. Bakit? Dahil nakilala na siya, hindi yung manunuya o magtatanggal ng tenga, kundi siya po ay nakilala na bilang lingkod ng Panginoong Diyos. Kaya tayo, kamusta tayo sa ating lugar? Kamusta ang pagkakilala nila sa atin? Nakilala ba nila tayo na lingkod ng Panginoong Diyos? O nakikilala lang tayo na sila, na tayo sabadista? Na Sabado lang nagsisimba at nagbibihis ng maganda. Sa Sabado lang mabait. Kilala sa atin, sabadista. O kilala sa tayo na kasama ng Panginoon. Kilala tayo na lingkod ng Panginoong Diyos. Well, tayo ang makakasagot niyan. At ang Panginoong Diyos ang aakay sa atin at gagabay, mga kapatid. Remember, ang mga kagamitan ng tao, ang mga naimbento ng tao, ang lakas natin ay walang kabuluhan kung hindi ito gagamitin sa gawain ng Panginoong Diyos. Yan po, mga kapatid. Isang tabi natin yung ating pride, isang tabi natin yung pagiging makasarili, at tayo lumapit na maayos sa ating pong Panginoong Diyos. At ngayon, ay tayo ay pong mananalangin, isama natin sa panalangin ang ating pong isang araw na pagsamba sa ating Panginoong Diyos mula pa kagabi ng Vesper. Gabayan tayo naman ng ating Panginoong Diyos. At yung matututunan nga natin sa sermon o sa review ng lesson natin mamaya sa Sabbath School, i-take down note na natin yung mga dapat na gawin natin sa ating pong mga buhay. I-apply na natin, no? Walk the talk, ika nga, sabi. So, pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos, number one na example natin na lumakad ayon sa kanyang sinasabi, walang iba kundi si Jesus Christ. Nang sabi niya, I have loved you with an everlasting love. Kaya si Jesus na baryubay dun sa krus ng Kalbaryo. Kung ano ang sinabi niya, yun ang kanyang ginawa, mga kapatid, no? So pagpalain tayo ng ating Panginoon, ay pakinggan natin ang awit papuri sa Panginoong Diyos at papangunahan tayo ni Brother Melvin Villasano sa isang awiting makalangin. God bless po sa inyo pong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito na muli niyo kami binigyan ng panibagong buhay, panibagong pag-asa. Salamat sa pagkakataon na muli niyo kami binigyan ng magandang paalala sa amin patungkol sa mga darating na panahon na aming sasasang tabi ang aming mga kagamitan. At naway sa panahon ngayon na kami matutunan na wala ang aming mga main gadget at ang internet kahit sa araw lang na Sabat. Tamahan niyo po kami na ito ay aming mga isasang tabi sa isang araw ng sa Linggo, ngayong araw ng Sabat, upang sa ganun makapokus po kami sa connection sa inyo, makapag-focus po kami sa walang patid ng pananalangin at humingi lang gabay na kami ay inyong samahan upang kami makapag-mission. Sama namin sa panalangin ang bawat isa na nakikinig ngayon na kami ay maging willing na magpasako po sa inyo upang sa ganun kami ay tuluyan na maging mabagong aming mga karakter na mayroong mapag-convincing mga pananalita sa mga tao upang sa ganun ang maipamalita namin ang inyong kabutihan, ang inyong pagmamahal, gayon din ang inyong pagmamahal na dakila na matay para sa amin doon sa krus ng Kalbaryo upang silipin kami sa aming pagkakasala. Maraming salamat po, Ama, at alam namin sa araw-araw na aming pakikinig kami ay nabibless na tututo kami at kami patuloy na nagiging connected po sa inyo. Naway, huwag kami magsawa sa araw-araw. Huwag kami magsawa sa pakikinig. Huwag kami magsawa sa pag-share. Huwag kami magsawa sa pagbabahagi ng inyong kabutihan. Pagkat kami ay nagtitiwala na sa inyong muling pagbabalik, kami ay sa muling sasalubong sa inyo at masayang sasama sa inyo dyan sa langit na bayan. Maraming salamat sa masarap na pangako. Tunay na ramdam namin ang inyong pamamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng kapatid na nakikinig ngayon. Bigyan nawa kami ng malusog na pangangatawan sa buong maghapon na ito. Maging masaya at maagap sa aming pagpunta sa church. Ingatan po kami sa daan ni Leo sa anumang kapahamakan. At kami ay ma-enjoy namin ang Sabat na ibinigay niya po para sa amin. At ganyan din namin sinasama sa panalangin patuloy ang mga kapatiran. Unang-una yung pamangkin ni Nanay Fina na aksidente. Na kung ano man ang kanyang kalagayan sa panahon ngayon ay
Ipuin po siya ng mapagpagaling na kamay. Fast recovery ang aming kahilingan sa kanya at pagkaloob rin nawa sa kanila ang kanilang mga pangailangan. Ngayon din si Brother Denmark Aranas na nasa ospital patuloy ay kung ano man ang kanyang sinapit, siya po ay nilalapit po namin sa inyo na ipuin po siya na inyong mapagpagaling na kamay at ipagkaloob din sa kanya ang kanilang mga pangailangan lalo na sa pinansyal at higit sa lahat ang pag-asa ng kagalingan na nagmumula po sa inyo. Amin din po sinasama sa panalangin patuloy sina ating Sibilia Irelia Bourbon na nasa malubha pa rin kalagayan, si Jennifer Eusebio Pascua, kinting sina Sister Corazon Mina, Imelda Eugenio na may pawang may mga sakit, kasama na rin yung si Sister Aime Quilantang, Jennifer de la Cruz, Esther Lopez, si Brother Benjamin, Brother Munti Gamboa, Sister Lita at Sister Diane, kung ano man ang mga sitwasyon ng mga kapatiran na ito sa mga panahon na yun, ipatuloy nyo nawa sila ang bigyan ng kagalingan at ang pagmamahal ninyo ay nagmumula sa inyo, ipatuloy na igawad po sa kanila sa bawat araw. Kayo din si Ate Grace Samano, ipatuloy pa rin na nasa ospital, siya po isamahan nyo sa banal na araw ng Sabat na ito na makita niya ang liwanag na nagmumula sa inyo ang inyong pangako ng kagalingan, pangako ng pag-ibig ay kanyang maranasan sa mga araw na ito. Sama na rin namin si Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi, Igor Gregorio Santin, si Tatay Pintong, si Kuya Mike, ganyan din si Pichi at si ilang member ng family ni Sister Rose, Chris Encarnado, si Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia at Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, si Princess Jorquina, si RSC, Sister Nena, Tia Aning, si Tia Aurora, kasama na rin si Ate Sally Sanchez, Sister Gina de Guzman, Arturo Duque, Janet Untevero at Erlinda Duque. Mga kapatiran po nito na nasa banig ng karamdaman naman ay patuloy namin nilalapit sa inyo dahil patuloy namin nais namin maging makulit sa paghingi sa inyo para sa mga kapatiran na ito at higit sa lahat maging makulit din naman sa inyo na ipakita sa amin ang kagalingan din sa mga tao na ito at ngayon din ang inyong pagmamahal sa inyong kapamaraanan. Nais din namin na maging makulit, na samahan kami ng Holy Spirit sa aming pamumuhay, na kami ay magliwanag, ang inyong liwanag ay makita sa amin at maipakita namin sa kanila na kami ay inyong tagasunod, hindi lamang pag-araw ng Sabado kundi tuwing araw-araw na inyong ginawa kabutihan ang maipakita namin sa aming kapwa. Papasalamat po kami, Ama, sa wala sawa niyong pagdinig sa aming mga panalangin at humihingi kami ang kapatawaran kung saan man kami nagkulang at nagkasala. Ang lahat nito ay aming inihiling ipagkaloob nawa sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen.